Mga sir, pagkatapos nga pong sinabi ng Amerika na isanction nila ang mga company at ang mga tao na mayroong kinalaman sa reclamation activity ng China sa South China Sea o West Philippine Sea, ngayon po ang ating Foreign Secretary nga din ay i-recommend din na papatawan ng sanction ang mga company na mayroon ring kinalaman sa reclamation activity ng China. Suma sir, yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Kaya stay tuned na naman pong muli dahil ibibigay ko po ang iba pang detalye ng ating panibagong balita ngayong araw. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, ay mag-subscribe na po kayo at pindutin ang bell button para lagi po kayong ma-update sa mga latest kong uploads. Maraming salamat po talaga mga sir sa inyong panonood at suporta sa aking channel. Mga nitong nagdaang araw nga po, iba't ibang klase ng pambabatikos at panggigipit ang nakuha ng China, hindi lang po sa Pilipinas kundi pati na rin sa Amerika. Isa na po rito ang pagpataw mismo ng sanctions ng Amerika sa mga individuals at company na mayroong kinalaman sa reclamation ng China sa pinag-aagawang teritoryo sa South China Sea o West Philippine Sea. At mukhang hindi lang po ang Amerika ang mag-i-impose ng sanctions sa kampanya ng China na may kinalaman sa reclamation kundi pati na rin in the future kung sakali ang Pilipinas. Dahil mga sir, nire-recommenda ng ating Foreign Secretary Terry Boy Loxin Jr. na ang mga kampanya ng China na mayroong project dito sa bansa ay dapat na itong itigil ng pamahalaan. Ibig pong sabihin nito, lahat ng mga kampanya na may kinalaman sa reclamation ay possible na hindi na makakakuha ng project sa ating bansa. O di kaya kapag may kontrata na sila, ito po ay ipapatigil mismo ng pamahalaan. Well mga sir, mukhang hinahanapan talaga ng ating Foreign Secretary ng paraan para ma-pressure ang China at ipakita na hindi nila tayo mabuli ng ganon-ganon na lamang. Nitong mga nagdaang araw ay halos pambabatikos ang nakuha ng China sa ating mga defense official dahil na rin sa kanilang ginagawa sa ating karagatan. So mga sir, ano po ang masasabi nyo sa balita natin ngayon? Ilagay nyo lang po sa comment section ng ating video dahil hanggang dito na naman tayong muli. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli na naman po mga sir.